Ay, shit, totoo nga. What's up, mga ka-trip? So, ano lang to, quick vlog lang to. Dahil may kukuhanin lang ako dito eh. Then, ayun, naisipan ko ng mag-vlog dahil dun sa issue na may nagkrak-krak yung chassis nung ano, Sniper 150. So, pasensya na, medyo late reaction ako, no? Kasi may reason kung ba't ngayon lang ako nagsalita tungkol dun sa issue. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yun. Sa mga hindi nakakaalam, kamakailan merong nag-post ng video sa group ng Sniper 150 sa Facebook na ginulantang yung buong community ng ano no, Sniper 150 user. Isa na ako ron. So, ito yung video. So, makikita nyo dun sa video, nabali yung chassis niya, no? Habang nagra-rides. Yun lang yung nakalagay sa caption eh. Walang, baga walang story. Walang kwento kung anong nangyari. Kung anong nangyari talaga. Basta nagra-rides daw sila. Then ayun, naputol yung chassis. Siyempre, una, parang nakakatagtaka. Pero nung binasa ko yung mga comment, merong ano, same na incident na ganito. Yung iba, merong nakakrack. So, ayan yung mga picture and ayan, sa mga may-ari ng picture, pahiram na lang po ha. So, ayan, syempre, pag nakita mo yung mga ganyan, sa lalo na doon sa mga nag-comment, bababasa mo yung mga comments, same issue, mababahala ka talaga. Pero yun mo, tatakbo ka ng 100. Halimbawa, tapos mababalian ka ng chassis. Diba? So, ayun, nag-check ako ng... Chinek ko yung chassis ko, syempre. Halos karamihan, no? Nag-check ng chassis, syempre, for safety precaution. Then, ayun, ito yung nakita ko sa chassis ko. Ay, shit, totoo nga. Totoong malikabok. Nasaan na natin? So, ayan mga ka-trip. Chinek ko rin niya sa akin. Hashtag baklas. So yan, kita nyo. Ano naman, malinis, walang bahid ng malisya. Hindi ko na tinanggal tong part na to eh, kasi makikita ko naman dito eh. Saka doon sa mga video, saka picture, dito sa part na to, yung puro may lamat saka may, ano, may putol. So ito yung sinasabi nilang ano, nakakalimutan tong tukmigo to. So ayan, sa akin okay naman. Sa kabila. So ayan, walang lamat, walang bali, okay na okay. Pero mas maganda pa rin kung check nyo pa rin sa inyo. So ayan, sa ngayon wala pa namang issue yung sa akin. Wala namang crack. And sa ibang kasama ko rin eh, walang crack. So maganda, check nyo na lang din yung sa inyo. Para makasigurado. So ayun, lumipas yung ilang araw, merong nag-post sa Facebook reason kung bakit nabali yung chassis niya. May nakalimutan palang ilagay na tornilyo doon sa may chassis sa upper part ng
engine. Ewan ko kung anong ginawa, nakalimutan yung ano, yung tornilyo. So lumalabas na kasalanan ng mekaniko or kung sino man gumalaw dun sa motor niya. So ayan, kung pinagalaw nyo rin yung engine nyo or may pinaayos kayo, double check nyo na lang kung nandun yung tornilyo. So ayan, so yun din yung reason kung bakit ngayon lang ako gumawa ng video tungkol dun sa issue, kasi tinitingnan ko pa eh, baka may maglabas pa ng ibang video or picture na nabalian din ng chassis, pero wala na eh. Tumagal lang yata ng isang linggo yung issue, then wala na, wala nang naglabas. Ganun din sa mga kasama ko, wala namang problema rin yung chassis nila katulad ng sa akin. Pero mabuti pa rin i-check nyo na for safety. So yun lang masasabi ko tungkol dun sa issue. Tingin ko isolated case lang. And ayun, hanggang dito na lang yung vlog ko. So ride safe mga katrip. Peace out. So mga katrip, dagdag ko lang yung nangyari dito nung nakaraan. Lumindol dito nung Monday. Bali ngayon, Wednesday na, no? And lumindol dito sa Pampanga, 6 point something magnitude. So, napakalakas. Then, ayun, okay naman kami rito. Then, itong motor ko, nakita ko nga, tumumba siya. Then, ayun, chineko kung merong gas-gas. Swerte, kasi yung, nung tumumba siya, dito siya tumama. Sa putres nitong shifter. Saka dito sa handlebar. So yung mga gasgas niya. So yun, no. Iwas gastos pa rin. Buti hindi nagasgasan yung mga fairings niya. So dalawa sa mga tropa ko nag-slide habang nagra-rides. Dito din tumama. At saka sa handlebar. At saka minsan dito. So hindi lang pampaporma tong shifter, no. Kumbaga parang slider na rin. So ayun, sa mga katrip dito sa Pampanga, ingat mga katrip, dahil ayun, meron pang aftershock yan. Saka ngayon is Wednesday, balita ko sa ano, sa Davao naman daw yung lindol. So ayun, ingat mga taga Davao. So yun lang, keep safe po lahat.